So ito nga si Bradley Beal ay nag-drop ng 60 points sa muling pakikipaglaban nila dito sa Philadelphia 76ers. Noong unang laban nila ngayong season ay natalo nga sila. At ngayon, nag-drop nga si Bradley Beal ng 60 points. Parang revenge game dahil natalo. Kaso nga lang, talo pa din nga sila. So nasayang nga ang 60 point effort neto ni Bradley Beal. Tambak nga sila noon sa Sixers. At ito nga si Bradley Beal ang nagtrabaho para mapalapit sila at makuha nila rin ang kalamangan. Meron nga si Bradley Beal nung 52 points in 28 minutes. So halos dalawang quarter tapos 4 na minuto. Grabe, ang daming puntos. Kaso nga lang, pagdating na sa 4th quarter ay parang napigilan na nga itong si Bradley Beal. Lumamig nga siya at umiscore lamang siya ng 3 points sa 4th quarter. Hindi natin alam kung nag-improve ba ang depensa ng Philadelphia at naapektuhan si Bradley Beal o talagang nang lamig lang siya. So sayang yon, makukuha niya na sana yung record ni Steph ngayong season na 62 points. Kaso nga lang, ayun, di niya na nakuha tapos natalo pa nga sila. So ito nga si Bradley Beal ay talagang capable sa mga ganitong performances. Kung napanood nyo ang mga performances na ito ni Bradley Beal last season, nag-average nga siya ng 30 points. Tapos hindi sila nakapasok dahil wala nga siyang katulong dito sa Washington Wizards. Tapos ngayon, nag-average siya naman siya ng 30 points, kaso nga lang sila ay may record na 2-6, pang 13 nga sila sa Eastern Conference. So nasasayangan ako sa mga performance na ito ni Bradley Beal. Pero rin ba guys, ganun din ba ang inyong saloobin pagdating dito sa mga performances ni Bradley Beal? Para bang nasasayang lang at walang magandang naidudulot dahil panaytalo nga sila. So may tanong lang ako sa inyo guys, sa tingin nyo bang etong si Bradley Beal ay dapat mag-request ng trade sa Wizards katulad ng ginawa ni Anthony Davis? Dahil ngayon si Bradley Beal ay 27 years old pa nga lamang, hindi pa siya talagang pumapasok sa kanyang prime ng kanyang karir. So talaga bang mas magandang piliin niya na mag-stay siya sa Wizards kahit na hindi sila pumapasok sa playoffs at parang masayang lang ang kanyang legacy na pwede niyang i-build? O mag-request siya ng trade sa isang winning team na kayang tulungan siya na pumasok sa playoffs at makapag-compete doon. Kagaya ng ginawa ni Anthony Davis, di ba? Nag-request nga siya ng trade papunta sa Lakers. At tingnan nyo naman, nag-playoff yun at nanalo nga siya ng championship. Sa tingin nyo ba dapat ganun din ang gawin ni Bradley Beal? O mag-stay nga lang siya katulad ni Damian Lillard sa kanilang franchises? Comment down below. So anyways, picking up 60 points si Bradley Beal, ito namang si Gordon Hayward ay nag-drop ng 44 points laban dito sa Atlanta Hawks. Career high niya yun. At alam nyo ba, meron siyang 60% field goal. So napaka-efficient ng 44 points niya. Kung natatandaan nyo nga, earlier this season na injury niya nga ang kanyang daliri. At ngayon naman ay mukhang healthy na nga siya at nag-drop siya ng career high niya ng 44 points. So next topic tayo, meron nga tayong isang malungkot na balita dahil itong si Markelle Fultz ay na-injury nga na naman. At hindi lang ito basta-bastang injury, dahil binalita nga at in-update tayo ng Magic Organization na itong si Markelle Fultz daw ay nagtamo ng torn ACL, kagaya nung kay Klay Thompson at kagaya nung kay Derrick Rose. So kung natatandaan nyo nga ay itong si Markelle Fultz ay na-injury nga siya at nahihirapan nga siyang tumira ng katulad ng dati ng tira. At ngayon naman, hindi pa rin siya nakakuha ng pahinga mula sa mga injury at nakakuha na naman siya. At pati na rin itong Magic Organization na na-injury na naman ang kanilang isang player. Kung natatandaan nyo, si Jonathan Isaac. Na-injury nga rin siya ng kanyang ACL at meniscus. As ngayon naman, isa na namang young player ang na-injury sa kanila, si Markelle Fultz, ACL din. So hindi nyo alam, 6 to 9 months sa kinakailangan para makapag-full recovery sa ACL injury. At mamimiss na nga ni Markelle Fultz itong buong season na ito. So next season na nga siya pwede pang bumalik. So get well soon dito para kay Markelle Fultz, dahil ang ganda pa naman ng mga performances niya ngayong season. At ngayon-ngayon na nga lang din bumabalik ang kanyang paglalaro simula nung na-injury nga siya sa Philadelphia. So yun lamang, if you guys like the video, make sure to like the video. And if you're not subscribed, syempre mag-subscribe na dahil everyday meron tayong mga NBA updates. So yun lamang, see you guys next video. Bye!